Inihahandog na mga mensahero ng Norte, nagniningning na relihiyon, isang pang-araw-araw na babasahin mula sa kinasiyang salita ng Diyos na nagpapakain sa iyong kaluluwa. Ika-19 ng Marso taong 2023, ang tungkulin na ginanap ng tapat ay nagdudulot ng kaligayahan. Kaya't aking nakita na walang bagay na maigi, kundi ang tao ay magalak sa kanyang mga gawa, sapagkat siyang kanyang bahagi. Sapagkat sinong magbabalik sa kanya upang makita ang mangyayari pagkamatay niya? Ecclesiastes ang kabanata 3 at ang talata 22. Ang mga palaging abala at masayang nagtutungo sa pagganap ng kanilang mga pang-araw-araw na gawain ay ang pinakamasaya at malusog. Ang natitira at katahimikan ng gabi ay naghahatid sa kanilang pagod na mga katawan ng walang patid na antok. Alam ng Panginoon kung ano ang para sa kaligayahan ng tao nang bigyan niya siya ng gawain na gaganapin. Ang pangungusap na ang tao ay dapat magpagal para sa kanyang tinapay, at ang pangako ng hinaharap na kaligayahan at kalwalhatian ay nagmula sa parehong trono, parehong mga pagpapala. Alalahanin natin na habang ang gawain kailangan nating gawin ay maaaring hindi natin pinili, ito ay tanggapin bilang pinili ng Diyos para sa atin. Nakalulugod man o hindi nakalulugod, dapat nating gawin ang tungkulin na pinakamabuti. Ano man ang masumpong gawin ng iyong kamay, gawin mo ng buong lakas. Dapat nating tingnan ang bawat tungkulin, gaano man kababa, bilang sagrado dahil bahagi ito ng paglilingkod sa Diyos. Ang ating pang-araw-araw na panalangin ay dapat, Panginoon, tulungan mo akong gawin ng aking makakaya. Turuan mo ako kung paano gumawa ng mas mahusay sa bawat gawain. Bigyan mo ako ng lakas at kagalakan. Tulungan mo akong dalhin sa aking paglilingkod ang pagmamahal na ministeryo ng tagapagligtas. Isang maganda at mapagpalang umaga sa lahat.